Mula pa lang nitong Enero ay daan-daang sunog na ang naitala sa Metro Manila. At ang ilan dito, hindi lang ari-arian kundi buhay ang kapalit, kabilang ang ilang bata. Narito ang report. Kita kung paano nilamon ng apoy ang bahay na ito sa Angeles City, Pampanga nito lamang February 13. Sa lakas, hindi na nasagip ng mga kapitbahay ang magkapatid na 4 at 2 taong gulang lang. Magkayakap ang bangkay nila nang matagpuan matapos maapula ang apoy. Nag-overload umanong extension cord ang sanhi ng sunog ayon sa investigasyon ng BFP. Nitong buwan lang din, isang batang 4 na taong gulang naman ang patay rin sa sunog. Natrap siya sa inuupang bahay ng kanyang pamilya kung saan pinaniniwalang nagsimula ang apoy. Ayon sa BFP, napabaya ang kandila ang sanhi ng sunog. Sunog din ang kumitil sa buhay ng 9 na magkakaanak na nakatira sa isang bahay sa Marikaban, Pasay City. Patay ang tatay at 3 niyang anak na lalaki. Gayun din ang kanyang bayaw, misis nito at 3 anak. Posible raw na nagmula ang sunog sa naiwang nakasaksak na computer sa unang palapag ng bahay. Patay rin ang 3 magkakapatid dahil sa sunog sa bagong baryo sa Caloocan City. Ang mga biktima, 8, 6 at 4 na taong gulang lang. Naiwan daw na nakakandado noon ang mga bata sa kwarto dahil bumili ng pagkain ng kanilang tatay. May nakasindi noong kandila sa bahay na posibleng pinagmula ng apoy. Halos maabo ang bahay na ito sa Barangay Socorro sa Quezon City matapos masunog nitong buwan lang din. Nagsimula ang apoy sa kwarto kung saan hindi nakalabas ang 4 na taong gulang na batang babae. Sa kabutihang palad, mga galos lang sa balikat at ulo ang kanyang tinamo. Naiwang kandila rin ang tinitinang sanhi ng sunog. Ang mga insidente niyan, iilan lang sa mahigit 600 insidente ng sunog na naitala sa Metro Manila sa pagpasok pa lang ng 2019. Ang nakakatawag pansin sa mga insidente ito, ang mataas na bilang ng mga minor de edad o mga batang nasawi. 347 ang nangyaring sunog noong Enero. 283 naman ang naitala mula February 1 hanggang February 22. Taon-taon may mga namamatay o nagtatamo ng injuries dahil sa sunog at pwede yang maiwasan. Ayon sa Bureau of Fire, kahit maliit pa ang apoy, tumawag na agad ng bumbero. Agad ilikas sa mga bata, may kapansanan o imbalido, matatanda at buntis sa pinangyayarihan ng sunog. Huwag mataranta at humanap ng maaaring daanan palabas. Huwag gumamit ng elevator kung ikaw naman ay nasa gusali. Kung malaki na ang apoy, huwag nang pumasok sa loob upang magsalba ng tao o gamit. Magkaroon ng lugar kung saan makikita-kita pagkatapos makalabas sa sunog. Sakaling makulong naman sa kwarto, isara ang pinto upang mapabagal ang pagkalat ng apoy. Pasakan ng tela ang mga puwang sa pintuan upang mapigilan ang pagpasok ng usok. Kung kakayanin, kumuha ng kumot o damit at basahin ito. Maaari itong ibalot sa katawan at ipangtakip sa mukha para hindi makalanghap ng usok.